What's up, guys? It's Greg here again, and in this video, we have another guest. We have here Andy. Welcome to siya sa ating channel. Maybe some of you already know her sa TikTok. So, siya is the face of MBT. Yan, MBT Perfume Boutique. Hello, guys! And this is parang part 2 of most popular men's perfumes. Ang criteria lang naman dito, guys, most of these perfumes, kilalang-kilalang karamihan. Even if you search on Google, makikita mo sila yung mga lumalabas na mga pictures doon. So, makaiba sa inyo, siguro familiar na sa mga scents na to, nakita mo na sila sa picture, ganyan. Kumaga, most sold ito, kadalasan to mga to. And yun, iconic bottles na sila. Anyway, kamusta ka? Kamusta ka naman? Ayun, super okay naman po. Mm-hmm. Ayan, maraming bumibili ngayon ng Herbapura Gentle Fluidity Silver. Amazing! Sa mga collection, dami kong nakita na hindi ako masyadong familiar. So, mm-hmm. Natutuwa ako. Very excited ako ngayon para matry sila. Ilang taon ka na ba? I'm 24 years old. Other than running MBT Perfume Boutique, what do you do pa ba? May ginagawa ko bang iba o focus ka dyan? Actually, focus kami dito. Pero nagbigay siya ng way para makabil kami or makabili kami ng property. So, meron din kami ng house rental. Ayan. Apartment style o isang buong bahay siya, bungalow? Isa siyang bungalow. Talaga? House saan? And lot. Saan? Sa Robinson Homes. Ah, talaga? Yes, nakabili kami ng nice property. Nice. Taga-Antipolo sila, by the way. Ako sa Antipolo rin ako nagsistay, so medyo malapit lang din. Ah, talaga? So, ilang years na ba nag-run yung perfume? Actually, two years siya, pero ongoing pa rin, of course. And sana mas tumagal pa. Ako, personally, nagustuhan ko talaga yung quality ng MBT. For the price that they're offering, ha? Magkano ba yung mga prices nyo? Nasa 200 plus lang kayo, eh. Actually, 185 yung regular version namin nagsistart, which is yung 85 ml. Then, mura yun. Yung premium version namin, 50 ml with 30% oil concentration, nagsistart po siya ng 265. Siguro start tayo. Saan tayo magsistart? Okay. Let's see kung ano masasabi niya dyan. Guys, ito talaga paborito ko kasi talaga to. Medyo bias man ako, pero sobrang pogi kasi nadatingan na ito. Oh, okay. Sexy talaga, guys. Yeah, boy. Etong perfume na to, guys, super panalo to. Guys, gamitin niyo to sa mga ano, pagkasama niyo yung mga jowa niyo. May hagod siya, talagang sexy. Hindi na rin ako na-surprise na gusto mo siya. Kasi nga, maraming may gusto ng sweet scents for men. Actually, personally, ako din talaga. Like, pag may mga nagtatanong sa live ko kung ano yung mga favorite kong perfumes or gusto kong maamoy sa guy, sweet scents talaga. Iba yung tama ng mga sweet scents sa mga girls. I told you! Promise. I told you! Okay, sige. So, nabanggit niya. By the way, this is Ultra Male. Ayun na nga. So, Ultra Male from Jampo Gautier. This is a bubblegummy sweet scent. Tama siya. It's a sweet scent for men. Ayun nga, parang patchouli aromatic na vibe. Parang kind of leathery vibe. So, hindi lang siya basta matamis na amoy teenager eh. Mayroon din siyang pagka-masculine. Yes. Although not, hindi siya masculine talaga na puro, pero hindi naman enough to make it feminine. Last time pala ang ginawa ko ganito, no? Nagpa-jojowain to, atropahin ako eh. Gawin din natin. So, iskoran mo muna siya from 1 to 10, then being the highest. And then, tingnan mo kung jojowain to, atropahin. Sige, from 1 out of 10, so, how do you score this? I would rate this one, guys. 11 over 10. Sorry. Yes! And kung jojowain to, atropahin, guys, iuuwi. Iuuwi! Matay na! 11 out of 10, hindi lang jojowain, iuuwi pa. Next is Chanel Allure Homme Sport Extreme. Para sa akin, guys, parang may pag-citrus siya. I can imagine this one on someone na nag-office. Clean din yung atake na ito eh. Parang hindi siya awkward talaga gamitin if going to use this pan-daily, ganyan. Okay din for summer. Pag mga summer, this is a 9. Nice! Okay, siguro imu-move ko yung age range ng mga 17. Pwede. Kahit senior pag, high school. I see. Siguro opening lang medyo heavy siya. Pero pag nag-dry down, okay siya eh. So, is this jojowain or totropain? Tropa level. Tropa level lang. Tropa. Kasi? Para sa akin, malinis siya. Pero siya yung type na pang mga chill-chill moments lang. Ganun. Walang attractiveness, kumbaga. Walang attractiveness. Walang dating. Walang talaga appeal. And I've decided that I want to die. Pogi lang, pero hindi pa jowa. Next is another no idea. Okay. Diba, hindi naman niya alam lahat eh. I find it quite much weird. Mas na-imagine ko to for late 20s. Medyo heavy siya sa pang-amoy. Anong na-i-image or na-picture mo na lalaki na magagamit nito? Naka-shift ng graveyard. Na-imagine ko na naka-suit pa rin siya. Naka-suit. Sexy pa rin kasi yung atake na ito eh. And I think it's more on pang-evening. Tapos yung dumediretso ng party din minsan. May nightlife. May nightlife! Disco time! Would you date someone na using this fragrance? I find it quite mature. So, tatropahin. Tatropahin siya. Pupuyahin.
Talo! Kuya! Okay, so the aroma intense. I think, okay, kaya niya nababanggit yun because first of all, this is not a freshie. Woody siya, floral notes, which is specifically iris note. Yung iris note is powdery siya. Normally, ginagamit yan sa mga perfume na medyo amoy powdery, amoy sabon. I agree, tama yun. Yun din ang description namin kadalasan dito para naka-suit and tie. From 1 out of 10? Okay, bigyan natin siya ng 7. 7, ayan. Oh, alam nyo walang bias yan kasi sinabi ko paborito ko, pero 7 lang, di ba? Oh, yan talaga. 7 out of 10. Yun, the aroma intense. Next is from Hugo Boss. This is Hugo Boss Bottled Intense EDP. Kakaiba siya. Pero may pagka-fresh. Pero parang andun pa rin yung maturity niya. It's daring. Quite daring. It's quite daring, okay. Anong na-imagine mong lalaking gumagamit ito? Naka-polo na nagagala sa mall. Medyo parang maraming pera. Pera. I'm so rich. Manega? Mga nasa mid-20s and up. May pagka-mature siya ng konti eh. But not too awkward naman. Would you date someone with this fragrance? Para sa akin, tutropahin level. Tutropahin pa rin, yung okay. Yung makabuutangan. Sa bagay kasi si Andy is 24 eh. Kaya ganun yung sa perspective niya ng perfume na to. From 1 out of 10? Medyo rare siya. So I think pag naamoy niyo to, tapos kunyari, umalis na yung taong yun or whatsoever, medyo hahanapin mo yung scent niya. I think it's 8. Gusto ko yung pagka-rare ng atake niya. Nice. Okay, Boss Bottled Intense has notes of green apple, cinnamon, cloves, so medyo may pagka-spicy siya, and then woods, parang hot apple pie. Kaya nakukuha mo yung fresh because may green apple note siya. Para kay Andy, Boss Bottled Intense is 8 out of 10. Next is Clinique Happy. Oh, paubos na nga ito eh. Yep. You can do so, cute. Nanatahan na ito guys, ang ganda pang daily. Hindi ko may ilang gamitin siya or parang mas madali siyang bagayan. Ganda pang summer. Sobrang nice. Anong picture ng lalaki na gumagamit ito? Actually, pwede ito for high school. Yeah, diba? Actually. Very youthful ang atake niya. Very youthful. I like it. For active people, okay siya. Pero yung longevity niya, I heard na hindi siya ganito. Yeah, that's the problem lang. Oh, medyo weak lang din talaga siya. Well, it's a citrus fragrance anyway. Citrus so fresh. Usually hindi naman talaga malalakas yung ganyan eh. Would you date someone na ito yung scent? Jojowain. May potential, guys. Parang ano kasi, parang lagi kayong may ano, may ganap sa labas, ganyan. Parang lagi kayong magde-date. Parang you're outgoing, free, outgoing guy, yeah. Fun to be with, mm-mm, parang ganyan. Yeah, exactly. Oh, nice. From 1 out of 10. 9. So again, guys, Clinique Happy, we all know this. Kahit kay Fragid ka, kay hindi, kay original perfume user ka, kay hindi, bumili ka na ganito at least once in your life ng inspired, di ba? Clinique Happy, di ba? Nostalgia sa akin to eh. Totoo yung sinasabi mo, it's very fun, it's very youthful. Nakaka-uplift siya ng vibe pag ginagamit ko to. Sa akin personally, although super mainstream, performance is problematic, no? Pero scent-wise, one of my favorite orange citrus scents talaga. Anyway, may solusyon ako dyan. Buy my fragrance, Habit Masquerade, i-layer nyo dito, effective siya at least on my skin. So yun, for Andy, Clinique Happy, 9 out of 10. Next is from Lacoste, this is Lacoste L1212 White or Blanc. Familiar. Okay. Bango niya. Yung citrus, andon. I find it fresh. Parang medyo light floral ang na-hint ko sa kanya. I think parang may pagka-hint ng woody ba? Nice. Hindi siya too heavy na woody. So, controlled pa rin. Lumalabas yung ano experience niya sa ano sa pagbebenta ng pabango. Actually, alam mo, sobrang tama bago tayo maghingi ng ano sa kanya. No? Sobrang tama ng description niya. This is citrus, floral and woody fragrance. Tama talaga siya. Citrus is grapefruit, floral we have ilang-ilang and tuberose. Yes. Ilang-ilang. Pero hindi, 'di ba? Iba, hindi siya yung parang oh dapat iba yung amoy ng ilang-ilang tsaka tuberose, 'di ba? Pero hindi. They made it very manly pa rin. It is fresh pero may kapal eh, no? May kapal siya. Anong napipicture mong lalaki ang nagdadamit, nakasuot nito? Super chill na vibe nito eh. Naka-polo din. Pero guys, iba yung pormahan nito. Parang medyo naka-trousers pa siya. Polo din trousers. Alam mo yung clean guy na ano, mga damitan. Ang galing ha. Ang galing description mo. Kasi alam mo, parang ginawa ni Lacoste for white polo shirt. May pagkaparang smart casual. Smart casual. Galing. Galing, no? Ang galing niya. Ang galing niya. Natutuwa ako sa kanya. Jojowain. Malaki ang potential, guys. Jojowain. Pogi ng amoy, guys. Malinis siya. 1 out of 10? 10. Nag-iisip pa siya kasi, paano kaya ito baka magtampo?
11 naman to. Ito, 10. Sige, magkaya pa pa rin. Hindi, pero yan. 10 out of 10. Lacoste White. Next is from Prada. This is Prada Loam EDT. Strong siya sa una. Parang medyo magka-vibe sila ni It's either ito or ito. Pero parang nagiging light siya ng konti sa dry down. Pang mga late 20s to para late sa akin. Late 20s. Anong na-imagine mong lalaking gumagamit niyan? Nahilig po, Marty. Shut your trap. Talaga? Okay, interesting. Nahilig po, Marty. Yung tipong ano, medyo, ano siya eh, very cool ang atake niya. Parang medyo astig. Very manly and astig. This is for office. Pwede din. Pero yun, sa mga naka, medyo naka-formal attire pa rin. Pero for, I think, mas suitable siya for cold environment. Mga naka-aircon na lugar. Totropayin, jojowain. Yung nag-dry down siya, sige, jojowain. Okay. Jojowain, Prada Loam. 1 out of 10. Para sa akin, it's an 8. Pero it's a good scent eh. 8 out of 10, jojowain, Prada Loam. Next is Paco Rabanne 1 million. Pero may nahihint ako sa kanyang sweetness. Habang tumatagal, nagana siya. Nag-change talaga siya. Medyo ultra-mall level, pero more spiciness. Ang expensive din ang dating. For parties. Party-goer. Like, very active ang nightlife. Sobrang suave lang niya. I think girls will like this kapag sa mga ganun party-party setup. Pero for daily use, I find it quite awkward. It's medyo, hindi siya tugma if gagamitin mo siya pang daily. So, ito ko siya na-imagine for parties talaga. Ang galing niya, no? Ang galing niya. Hindi na ako kailangan dito eh. Before we have Ultra Male, actually, 1 million talaga ang like best party scent. Oh. This is like party fuckboy scent. Bago talaga dumating yan sila Ultra Male. Awkward siya siguro, syempre, for daily because it's, yes, it's sweet. There's spices in here, specifically the cinnamon. Yeah, wala lang akong masabi. Ang galing nun. So, sakto yun, sakto. Ah, okay. From 1 out of 10. For parties, ay siguro mga 9. 9. Given, alam mo, matagal na to eh. I think parang early 1990s pa yata to. So, matagal na siya. Pero still, attractive pa rin siya eh. Attractive pa rin siya. And ngayon ko lang talaga siya naamoy. Wow. Kaya pala, medyo hype talaga siya. Kumbaga, naiintindihan na natin ngayon bakit siya hype dati. Effective pa rin talaga siya. May mga perfumes talaga na hindi mapag-iiwanan. And isa yun doon. Ikaw lang ang pinag-iiwanan. Next is Yves Saint Laurent YSL Lanvin de Loam. Ito ba, nami mo na? Wala pa talaga akong idea dyan. Okay, perfect. Clean din yung atake niya eh, pero quite heavy. May hagod siya ng something, di ko lang alam kung alin yun, pero meron talaga. Okay, with this one, parang na-imagine ko na still gentleman, neat, medyo professional yung atake na ito, guys. Parang, alam mo yung medyo crush ng mga office mates. Oh! Ayan. Clean, heavy, yet pansinin sa office. Manly talaga. So, from 1 out of 10, if you rate this? 8. Oh, 8. Okay yun. Jojowain, tatropahin. Kikilalanin. Kikilalanin. Hindi siya totropahin eh. Hindi siya babaste din. Pero kikilalanin mo pa siya. Kikilalanin. Bibigyan like ng that. Chance. I like that. Okay. 8 out of 10. Lanvin de Loam. Kikilalanin. Next is Creed Aventus. I get the Tito vibes here. Oh, okay. It's nice. Ang professional ng dating. Pwede din siya for special occasion. Abot yan? Kasi, pwede po i-share ko. Yeah, sure. So, yun guys, share ko lang. Kasi yung pagkapasok namin dito sa room, merong malakas na amoy na bumungad sa amin. As in, ang lakas talaga niya. Tapos tinanong ko si Sir Greg kung ano yun. And I think, Aventus. Yeah, kasi nauna akong dumating. So, nag-setup ako. No, wala akong perfume. So, nag-spray ako nito. Siguro mga 1, 2, 3. 5 sprays lang naman. Tapos pagpasok raw nila, yun nga. Tinanong nila kagad kung ano to. As in, room filler talaga to, guys. Talaga? That's, I mean, masarap sa feeling yun, ha? Kasi para sa akin, I find it impressive. Sa ano pa lang, sa projection pa lang. Talagang, kung gusto mo magpa-impress and if gusto mo ng very manly na vibe, go for this one. Maganda. Pero siya may pagka-rough leather. It's good. Medyo, ano lang, I think mga late 20s. Siguro mga mid to late 20s and up. Tito vibes ka, sabi mo kanina. Tito vibes talaga siya. Pero talagang kuha niya yung pagka-masculine, yung pagka-suave. Yung mga formahan din. Formahan-wise, ano, parang si Sir Greg yung nakikita. Yes! Ako talaga to. may leather note siya. Of course, yung masculinity is coming from the wood notes. While still being fresh because of its pineapple note, you get bergamot, you get green apple, black currant, yan. So, yeah. Andun yung freshness. And I agree, yung parang Tito vibes kasi nga, syempre, hindi talaga to yung parang
Clinic Happy, hindi siya yung, alam mo yun, Lacoste Black na parang youthful vibe. It's very, ano talaga, masculine. So, with that being said, Jojo, why yung tatropahin? Siguro pag nasa certain age ako ng mga ganun, mga nasa late 20s, jojoan talaga. Kasi maganda, as in, okay siya. Talagang kung hanap mo is very masculine nung atake, it's a good perfume. One out of them? 9.5. No bias, guys, ha? So with that, okay, dahil na-judge natin lahat, bigyan mo kami ng top 3 mo. Ano ang top 3 mo dyan sa mga yan? Oh my God, wait. Sige. Wait, well, kung lalampas ang top 3, eh di okay lang. Feeling ko dito kasama. Hello? Okay. Preto. Okay. Nahin natin ang favorite. So, siguro, 5 na lang. Okay. 5, tapos eliminate tayo. Oh, pwede, sige ko. Of course, the Freshies. Then, surprisingly, Aventus. Then, eto. Good. So, ay, wait lang. Oh. Parang 6. 1 million. 1 million. Para kay Andy, ito yung mga best for her. Pero, bigyan mo kami ng top 3 mo. From that top 6, anong top 3 mo dyan? Anong category? Siyempre, papahirapan kita. Hindi, anong category? Pag, ikaw, para sa'yo, overall. Oh my God, sige. Sige, atras muna itong mga to. Ito, mga kaya. Sino ba dito sa darabon to? Sige, yeah, Aventus tayo. Galing, galing, galing. Nakita natin, no, na talagang ang taste iba-iba. Iba-iba ang taste. Lumabas yung ano, lumabas yung expertise niya. Kasi by the way, sa mga nanonood na dyan ng mga TikTok, kaya mga bumibili ng perfume sa TikTok, I'm sure iba sa inyo, kilala siya. Lagi nagla-live to. Mga konting kwento lang sa amin. Hindi ko alam na babae siya. Tapos sa Instagram, sir, tawag ko sa kanila, sir, bro, ginaganong ko. Parang one time, may mga comments sa TikTok na, of course, given naman, ano, maganda si Andy, may mga nagko-comment doon na parang, panalo yung brand, pati yung owner daw, lumalakas. Kasi nga nakikita na sa'yo ko, sa akin, hindi ko nagigets. Hanggang sa lumabas na nga na nag-post siya roon sa group na babae yung nasa live. Sa'yo ko, ah, okay, doon ko lang naintindihan. Follow niyo yung ano yung shop nila for MBT Perfume Boutique. Quality perfumes for very low price, as in insanely low price, 185, that's crazy. Tapos good copy as well. Oh, maganda yung copy nila. O yan, lalagay ko yung mga socials nila, yung shop sa link in the description. Ayun, follow nyo siya. Follow nyo rin ako. Yung mga hindi pa na susubscribe dyan, mag-subscribe kayo. Subscribe kayo, guys. Tulungan nyo ako i-hit ang 100,000 subscribers. Thanks. This year. So yun, thank you. Thank you sa time mo. May gusto kang sabihin? I hope you also try our perfumes, our products. And syempre naman guys, very very budget-friendly perfumes. If you want to try our versions, you may purchase on our TikTok account or Shopee account. Follow nyo rin ako. Sige, lagay ko yung socials niya para ano. Again, thank you so much for watching. As always, I'll see you in the next video. Peace!